Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Parte ang video na ito ng mahabang BTINserye tungkol sa law firm? Nakalusot sa korapsyon? Question mark yung dulo ha. Para mapanood ang buong video, pindutin ang link sa description o sa end screen. Ayan ulit yung disclaimer sa taas ha. Babala. Tinganinging. Uberi may fidei. At most, good faith. Kabaligtaran ng backstab o bad faith. Ganyan dapat ang ugnayan ng abogado sa kanyang kliyente. Kaya mahigpit ang pananagutan ng abogado kapag pabaya siya, negligent. Masigasig na pinaiiral ng mga korte ang mga tungkuling etikal ng abogado sa kanyang kliyente. Kabilang ang pagiging lihim, kumpidensyal, tapat, magaling, masipag at laging nagbibigay ng impormasyon sa mga kliyente at pinapangalagaan ang kanilang mga karapatan. Muli, nagsaad ng mga halimbawang kaso ang ating Korte Suprema. Milbank, Tweed, Hadley and McCoy, pangalan ng law firm, laban kay Boone. Kinatawa ng law firm ang isang kliyente sa isang transaksyon. Subalit, tinulungan nila ng law firm ang dating ahente ng kanilang kliyente para makuha ang parehong transaksyon. Imbis na para sa kliyente nila, ang nakinabang yung dating ahente. Depensa ng law firm, wala namang pinsalang dala sa kliyente nila kasi di umano, urong-sulong naman yung kliyente. Tinutulan ng korte ng ikalawang distrito ng Estados Unidos ang palusot na yan. Sa halip, nagpa siya ang korte na sa mga kaso ng paglabag sa tiwala. Kahit na hindi naman naging dahilan yun ng danyos na dapat pagbayaran ng danyos. Hindi naging dahilan ng damages na dapat bayaran ng damages. Mananaig pa rin ang kliyente. Hindi mahigpit na papatupa rin ang kahingian o requirement ng causation, sanhi at bunga, at danyos. Sa kaso naman ng Searcy, Denny, Scarola, Barnhart and Shipley PA, law firm ulit, laban kay Scheller, sinibak ng kliyente ang isang abogado na contingency basis ang bayad. Binabayaran lang kapag may nangyaring na pagkasunduan ng abogado at kliyente. Halimbawa, kung nanalo sa kaso. Nagsampa ng kaso yung abogado para singilin ang halaga na katumbas ng trabahong nagawa na niya. Quantum meruit. Aba, tumanggi ang hukuman dahil nalaman itong may katwiran kung bakit sinibak ang abogado. Dahil sinubukan niyang pilitin ang kliyente na pumirma ng bagong kasunduan tungkol sa kanyang bayad habang nasa mahalagang parte ng negosasyon ang kanyang kliyente sa kaso kung saan niya kinakatawan ang kliyenteng yon. Inaalok na ng kabilang partido sa kaso ang halagang $19.9 milyong. Pero walang ginawa si Scarola, yung abogado, sa alok na yon. Pinalitan ng kliyente, si Scheller, ang firm ni Scarola. Sa tulong ng bagong abogado, nakipagkasundo si Scheller sa halagang $15.5 milyong sa kanyang kaso. Mas mababa yung 15.5 sa unang alok na 19.9 nung si Scarola pa ang abogado niya.
sa Maynard laban kay Salmon, nagpa siya ang korte na hindi nararapat sa bayad ang abogado kasi may katwiran para sibakin siya. Sinulat doon ni Mahistrado Benjamin Cardoso, hindi sapat ang katapatan. Ang sukatan dapat ay ang pinakapinong karangalan na pinakasensitibo. Pinangangalagaan ng mga korte ang pribilehiyo, ang mga lihim ng abogado at kliyente, at ang katapatan ng abogado sa kanyang kliyente. Hindi lang habang umiiral ang kanilang ugnayan, kundi kahit tapos na ito. Ganyan ang tungkulin ng mga abogado sa kanilang mga kliyente dahil ayon kay Mahistrado Oliver Wendell Holmes, mahigpit na Diyos ang batas. Laging hinihingi ang disiplina sa isip, intelektual, disiplina sa paniniwala, at disiplina sa gawa, moral, mula sa votaries ng batas. Votaries, yung mga taong nanumpang isusulong ang batas at nanumpang hindi ito lalabagin. Sa madaling salita, mula sa mga abogado. Ayon sa Korte Suprema, hindi nito matatanggap ang argumento ng PCGG dahil sisirain ito ang marangal na propesyon ng abogasya na ganito pinuri ni Mahistrado Holmes. Dakila ang anumang larangan kung lubos itong pinaghihirapan. Pero anong larangan ba ang nagbibigay ng kalawakan para maunawaan ang kusang enerhiya ng kaluluwa ng sinuman? Saan pang larangan sumisisid ang isang tao sa kalaliman ng agos ng buhay? Nakikibahagi sa mga hilig nito, sa mga laban nito, sa pighati at tagumpay bilang parehong saksi at bida. Pero hindi lang yan. Itong paksa, itong katha na tinatawag na batas, tila para tayong tumitingin sa mahiwagang salamin. Nakikita natin, hindi lang ang ating buhay, kundi ang buhay ng lahat ng mga nauna sa atin. Tuwing naiisip ko ang dakilang temang ito, kumikinang ang aking mga mata. Something amazing, I guess ba? O kasi napapaiyak si Mahistrado Holmes? Feels. Kung ituturing natin ang ating sinisinta, nililigawan, minamahal, ang batas, alam nating naririto na may papanalo natin siya sa pamamagitan ng pangmatagalan at nakakalungkot na pagsinta, pagligaw, pag-ibig. May papanalo lang kung gagamitin natin ng lubusan ang lahat ng ating mga kakayahan na kaparehas natin sa Diyos. Yan ang talinhaga, ang tunay na misteryo. Sa madaling salita, pinaghihirapan ang batas. Ayon kay Mahistrado Joseph Story, the law is a jealous mistress and requires a long and constant courtship. Kaya walang magagawa ang Korte Suprema kung hindi sumang-ayon at pairalin ang karapatan ng mga abogado, mga partner ng ACRA Law, na hindi ibunyag ang pagkakakilanlan ng kanilang mga kliyente. Pagbubunyag na paglabag sa tungkuling maging tapat sa kliyente. Bakit? Dahil pasok ang mga pangyayari sa kasong ito, sa exceptions, sa patakaran na hindi dapat sakop ng pribilehiyo, hindi dapat lihim ang pangalan ng kliyente.
dagdag ng Korte Suprema, kung kakatigan, sasang-ayon ito sa argumento ng PCGG na hindi sakop ng pribilehiyo, ng lihim ng abogado at kliyente, ang pagkakakilanlan ng kliyente, maaaring kasuhan ng mga kliyente nila ang mga abogado o mga partner ng Akralo dahil sa mahigpit na tungkuling maging tapat sa kanila. Ayon sa complaint sa civil case number 33, nagsabuhatan di umano ang mga abogado o mga partner ng Akralo at si Ginoong Eduardo Cojuangco Jr., Ginoong Danding, gamit ang at pinondohan ng Coco Levy Fund para buuin ang mga balangkas na pinansyal at korporasyon gaya ng UCPB, Unicom at iba pa. At sa pamamagitan di umano ng palihim na pamamaraan at pakana, insidious means and machinations, naging may hawak ang Akralo sa pamamagitan ng Akra Investments Corporation na kumpanyang namumuhunan na wholly owned 100% na pag-aari ng Akralo. Naging may hawak ang law firm ng tinatayang muli hindi tinatayang 15 milyong sosyo na noong Marso 31, 1987 ay 3.3% ng kabuuang stock ng UCPB. Nais patunayan ng PCGG through the Akra lawyers. Muli, hindi ko alam kung sa pamamagitan ba, connections lang, o gamit yung sa kasong ito na ipabunyag sa kanila kung sino ang kanilang kliyente. Nais patunayan ng PCGG sa pamamagitan ng mga abogado o mga partner ng Akralo o gamit ang mga abogado o mga partner ng Akralo na si Ginoong Danding ang kanilang kliyente at si Ginoong Danding ang nagbayad ng subscription payment pampondo ng mga korporasyong nabanggit sa complaint. Kaya di umano, nagsilbing mga dami, nominee, at o mga ahente ang mga abogado, mga partner ng Akralo. Nagpagamit sila di umano sa pagkamkam ng nakaw na yaman sa pamamagitan ng mga pabor mula sa pamahalaan at iba pa. Ang mga di umano gawaing ito ay matinding pang-aabuso sa opisyal na posisyon at otoridad, lantarang paglabag sa tiwala ng publiko, hindi makatarungang pagpapayaman, paglabag sa konstitusyon at mga batas ng Republika ng Pilipinas. Kung pipilitin ang mga abogado o mga partner ng Akralo na hindi lang ibunyag kung sino ang kanilang mga kliyente, kundi ipasa rin sa PCGG ang mga kasulatang nagpapatunay ng kanilang ugnayan bilang abogado sa naturang kliyente at mga kasunduan ng paglilipat na ginawa ng mga abogado o mga partner ng Akralo para sa kanilang mga kliyente. Kung pipilitin silang gawin yon, makukuha ng PCGG ang missing link na siyang bubuo sa dugtong-dugtong ng mga testimonyong kailangan para mahatulang nagkasala ng krimen ang kliyente. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Mag-komento sa YT o Odysee page ng video na ito. Panoorin ang iba pang mga video ng Emir's BTIN. /inhindsight. Suportahan ang channel sa Patreon, sa PayPal, o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Samahan ako sa Odysee. Nasa description din
ang invite link. Salamat. Hanggang sa muli. At ingat.